nakapasag pa. Hindi pa nakakagobel. Kasi yung isa dyan eh. Are you ready? Yes! Parang hindi. Are you ready? Yan ang sinasabi ko. Yun lang po. So, ngayon gabi po, ako po ay naatasan kasi po dumating po ako ng maaga. Kaya next time, maginan yung maaga. Parang hindi ko ABC. Pero, okay lang ba? Okay lang ba? Sobrang may ABC. Gawin natin ABCD? Yes! Kasi pagkatapos ng ABC na to, ang bansat niya ito, letter D! Diamond! Yes! Hindi man mag-diamond to, ang kasunod to, letter E. Emerald! Sino? Ayaw niyo pa? So, may kwento po ako. Two months pa lang pong mahigit ng aking asawa, aking may bahay, kung sex pong mahigit sa gilid. After po namin mag-member noong February... After po namin mag-member noong March, yan. After po namin mag-member noong March, wala na po kami ginawa kasi gusto lang po namin gamitin yung product. After 3 weeks, gumawa si Lord ng way para makilala namin tong tao na to. I believe NDO namin yun. So, hindi nila alam magkakilala kasi sila. Yung speaker po namin ngayon at yung asawa ko, magkakilala sila. Pero nung college pa. So, nung nakita siya ng asawa ko, sabi mo kasawa ko, Ala, ikaw na yan. Sabi mo, gano'n, sabi ko, bakit yung nangyayari ng asawa ko? Ba't di ba yung, ba't di ba na-reach mo na yung sige sa akin sa akin? Yun yung unang minuto ha, after 10 minutes na nag-usap kami, alam ko kag-usapan ng mga nangyari, no? Hindi talaga ako makapaniwala sa itsura mo. Hindi ba yung nakakamubo niyong asawa ko, kaya feeling ko, adik bakit to eh. Pero hindi ko natapos yung kwento, na-MBO kami. After nun, kumain kami ng mga upline namin sa Army Navy, and then biglang may dumating na bilang ng sports ba? Bumaba? Bumaba ngayon siya. Kanina sa lessoning, at tingin ko, adik, pagbaba niya sa kotse, tingin ko, santo na! Ang pogi! Ako, hindi ko alam kung ako lang yan. Tuwing nakakita ka ng sports car, dalawa lang yan. Kung hindi matanda ang nagmamaneho, tsaka. For the first time sa buhay ko, nakakita ako mong bumaba sa sports car. Ang pogi! Diba? And change it na mo, talaga! Kaso kayo na kaya yun. May dumating na Dodge Challenger, bumaba sa may pabigay. Isang awan siya. Kaya guys, kaya kayo, gusto nyo na nun, alam nyo na gagawin nyo. Pero, dahil alam ko, mas excited kayo sa akin, hindi ko na po matatagalin, eto lang naman yung i-ABC ko sa kanya. College undergrad! Kala ko ba, ABC, but undergrad, eh? Sa lahat po ng ayaw ma-under, siguraduhin kung graduate kayo at mag-masteral kayo. Para hindi kayo under. Tara! Sa lahat po ng hindi naka-gets, malamang single pa kayo. 10 years in law center, 2 years po siya nag-team leader, 5 years na po siya sa Insana. Ito na yung malapit. 2014, quarter 2, quarter result, 25. Inabayakan ko yan. 2014, million peso achiever. 2014, leadership summit, brother, and set to visit and start leader. 2014, Asia-Pacific, drone travel, Royal Caribbean na naman po. 2015, quarter 1, quarter result, 25. 2015, Asia-Pacific, drone travel, Australia. 2015, 2 million peso achiever. Ang dami ko nabas ng million pero kung hindi pa ako nililibre nito. Kaya yung mga gusto kong magbagayang advice dyan, huwag yung magbagayahin. 2015, Philippine Girl 25. 2016, 3 million na! Grabe naman, peso achiever. At 2017, 3 million peso achiever. Team Motivational Speaker, Team Trainer, at ang mentor mo namin. Tawagin mo na po ba? Pauwi mo na. Pero lang po. First week.
Hello, excited din po si President ko po siya maririnig ngayon. Eto na! Talking at let us all welcome Mentor Ruth Intia! Hello? Ayan. Sinira yung mic? Nag-alagot po yung kwento niya. Lumatag yung talent niya. Mas pogi. Sinag-alagot po yun. Thank you, Lord DK. So yan, good evening! Good evening! Okay, malapit po mag-ABC si Jamie. Yes! Can we give him a round of applause? Okay. Isa pong leading example ng guest upline. Sabi ko kanina, bro, ABC po ako. Tumulok lang siya ng laway niya, tapos sabi niya, sige, upline. Ayun, pero malapit ba? Yes! So thank you, Oshay, before na very powerful introduction. Okay, buti na ako mapauwi kanina. Okay, tuloy po yun, hindi ko pa siya nilibar, tanong niyo bakit? Bakit? Lagi po niyang pinabayaran, agad yung pin namin. Bago ko papayaran, bayad na. Okay, so totoo po yung papa, inibar niya si upline. Tanong niyo bakit? Bakit? Ano mas marami, upline o downline? Downline, kaya doon sa mas konti. Upline po siya lang, eh. Ay, kami, mas marami. Ayan. So, yung pwede rin natin ngayon gabi tapos na po. Okay, tawag ko na speaker. Okay. So, ayan. Ayan po. Pwede ka sa itag me. I've been with this honor for 5 years and a half na. Okay, ito na yung pinakamatagal yung kumpanya na I'm connected with. Okay. So, palakpan na rin natin. Palakpan. Dati po akong call boy. Sabi nga po ni JP, call center po ako before 10 years. Meron na ilang kumpanya. Ano ka 10 years, 2 years po kami team leader. Pinakamatagong kumpanya, 3 years with JP Morgan. The rest, mga tag-1 yun na lang. 6 companies, different companies. Okay, last company ko, First Advantage, alam lang, as team leader po. So yun. Until I was invited by my tita, ayan po, yung biyahin ko na napaka-sexy rin. Yes, I'm okay. Okay. Okay lang po kung sa labang hindi mo nag-invite sa inyo. Okay, thank you, upline. Okay. Actually, ito yung mga nag-invite sa inyo. Okay, yun po yung nagkitaan ni Lord para mapagibuhay natin. Okay. Ngayon, ang trabaho nyo, pag in-invite na kayo, kailangan i-maximize nyo na dahil nandito na tayong lahat. I strongly believe that we are all brought here for a reason, for a purpose. Okay, and tinay para maging successful. Para mag-overflow sa atin yung blessing. Ang problema lang, konting objection or konting nahirapan lang, nakikwit na. Okay? Pero yun nga, natutunan ko anong weekend lang, adversities, dating sa atin yan. It's part of our business, pero okay lang. Tanong niyo bakit? Bakit? Kasi yung adversities na yan, it will form us to become better version of ourselves. Okay? Adversities will break you para mas maging better tayo. Okay, so who wants to be better? Ayan. Kailangan we always pray for us na maging better. We hunger for learning. Para pag better na tayo, the results will all find. Okay? So, yun na po. Okay. So yan, 5 years na kami sa isang ha. Lahat po lang awards na yun. In the past years na po ako, so totoo po na posible. Ang iyo sana. So coming forward dito. Ayan, yan po ako before. Okay. Epektibo ba yung balax? Okay. Kaya nakakit niyo po. Ako, nag-essential sa pondo, platanol, coquinol, calcium, biomega, epacil. Pati vitamin D, galing US, meron pa. Okay, iniinom ko po lahat halos ng product. Kayo ba iniinom nyo? Yes! Okay, ano, essentials? Every other day? Nagtitipid? Pero, honestly po, nung I was starting, talagang nabinipid ko yung pag-inom ko. Kasi nga, sabi mo kung ang trabaho, magkano na naman swerte mo, tapos yung finance mo, parang 3,290, di ba, per month. So, talagang didiferin mo siya. Kaya nga, well, kailangan kita yung malaki. Tanong niyo bakit? Bakit? Bakit mo ito order ngayon, hindi mo na lang.
Hindi ko nabibenta. Okay, that's the goal. Alright, so your Dinner sa Kasapal Center, Dinner sa Kapit Leader, I'm an undergraduate of aircraft maintenance. So okay lang kung hindi nakagraduate. Okay, sino hindi nakagraduate dito ng college? And okay lang yan. Again, lahat na nangyayari sa buhay natin may purpose yan. Okay? Kasi kung graduate naman ako, wala nang wala ako sa iyo sana ngayon. Wala nang wala ako yung sports card. Okay, baka employee card naman. So kung may hirapan nyo ngayon, ibig sabihin may malapit na plan sa iyo sila. Okay, ang problema na, huwag kang stay dyan. Okay, kasi if you stay there long enough, baka talagang masyado mo na ngayon binaan kahirapan. Learn from it and then be better and act on it. Okay, kumilos tayo. Alright, so yun, before ako mag-start, I try to share this verse na nakuha ko pa kami 30 day. Okay, for the Son of Man, yan si Jesus Christ, in this day will be the lightning, like the lightning, which flashes and lights up the sky. Bibigay ng liwanag, okay? From one end to the other, okay? But first, he must suffer many things and be rejected by his generation. So yung rejection pala, part talaga yan ng buhay natin. Part din yan ng pamilyusanan. Parang di bakit? Bakit? Is lalo yung panahon, pag successful ka na, ito yung ilaw ng generation. You will serve as an inspiration to your generation. Okay? Okay, ano di bakit? Pag nakita nila, yung before and after mo, yun pa lang, it will symbolize as hope na hanggang may buhay, may pag-asa ka. Okay, hanggang buhay ka, pwede pang buhay. Yun talaga yun eh, hindi pa kala mag-successful eh. So, alright, ganyan. And then, ito na, handling objections. Sabihin nyo nga, handling objections. Handling objections. Okay, tell the person to your right, makinig ka. Makinig ka. Okay, sabihin naman sa kabila, pahalaga to. Pahalaga to. Okay. So, ayan, tandaan nyo, one very powerful statement, your guests are alive. Sabihin mo, gising ang buhay ang guest mo. Buhay ang guest mo. Okay, ang point ko dito, kailangan tailored fit. Okay, walang one size fits all. Okay, kailangan personalize. Sabi mo ka personalize. Personalize. Okay, yung guest mo, hihinga yan. Sabihin, ibang tao, iba-ibang needs yan. Dapat be very attentive to what they need, what they want, para you can give them the appropriate na solutions or mga information na kailangan nila. Example, pag masakit ang chat ko, hindi ko naman pwede, kunwari, masakit chat ko, kailangan naman inumin ko, pang sakit ng ulo. Nakakakuha niya. Kung masakit ng chan ko, ang inumin ko pa masakit ng chan, hindi pa masakit ng ulo. Tama? Tama. Okay. Hindi ko mo ng objection, wala akong time. Ang sagot ko, hindi okay lang yung para natin yung pera. Nag-nagets nyo? Kailangan sakto. Kaya dapat be very attentive sa mga guests natin. Okay? So, ibigin sa mga lang ha. So what is an objection handled to manage situation or problem? A means of understanding. Objection, an expression or feeling of disapproval. In short, it's to manage a feeling or expression of disapproval. Meaning, pag may objection, hindi ibig sabihin, inaaway ka ng kliyente mo. Tama ba? Kasi sometimes, we get the wrong connotation na pagka nag-object na, inaaway na natin. Okay? Networking yun, no? Sila ulo ka pala, hindi ko networking, ha? Ano, suko ka na lang. Okay? Okay, huwag niyo awayin. Alright? Don't take it personal. Okay, alam niyo ba? Parang gano'n lang yan. Kunwari ako, nag-nurse ako, hindi naman ibig sabihin na lahat ng friends ko gusto mag-nurse, correct? Nakakawa niyo. Ang mahalaga is, you just keep on sharing the design opportunity. You plant seeds sa kanila. Para by the time na kailangan na nalang yung sana, alam nila kung sino ang natin. Ikaw, kasi ikaw yung nag-offer, ikaw yung nag-invite, ikaw yung nag-present. Hindi talaga lahat mag-join agad-agad. Lahat ang inviting mo ngayon, trust me, first 10, siguro swerte na makaisa ka. May experience ba yun? Yes! Nakasapungan na, isa ka, 20 na wala pa. Meron nga ako kailala, 50 eh. 50, tapos yung pang 49. Ay! Yung pang 50 yung tayo nag-join, di ba? Si Mentor Black. O yung pang 50 naman nag-join, yung pinakain si Coach Alain Leyva. Di ba?
Pero ang dami rejection muna bago na nakuha yung pag-50. Pero huwag ka lang mag-quit, eventually you will get the right person for you. Okay, do you want to get the right person? Yes! You have to be the right upline first. Okay? The right people will come if you're the right upline for them. Kasi malay mo, dumating bigla yung machine gun daw sa left mo. Hindi ka marunong mag-click it. And nag-quit, sayang. Analyze nyo? Okay. So, yun. Ayan, what's important? Ano mahalaga sa pagkaan ng objection? Dapat malalim yung belief mo. Okay? Di ba yung mga, kunwari, pagbago tayo, di ba pag may objection yung client, parang pag sinabi rin na nag-invite ka palang gusto mong part-time, sinabi networking, networking yan, no? Parang gusto mong maglaro, parang mula. Tapos kinakabang ka, nalab na yung pawis mo. Kaya mahalaga, panalimin mo yung belief mo. Okay, para kahit ano sabihin nila ng pangit or negative, hindi ka basta-basta makakitinag. Okay, nakakuha nyo? Ano pa? Always attend trainings. Okay? Bakit? Kasi yung training, yun yung magpapalalim ng belief mo. Okay? Tama ba? Yes. And based on my experience, karamihan, siguro na 90% na kilala ko lagi ng training, at ina-apply yung training, sila yung mas nagsustay. Okay? Pero merong mas naging successful. Tama yung sino? Sino? Yung kayang ituro yung skill na yun. Meron daw learning bakit. Okay? Para ma-master yung isang skill, ang retention pala, 10%. Kung marina yan, nagtuturo ko sa inyo, ang objection, lahat ng nagtuturo ko, ang maranating yung 10%. Okay, dahil talaga yung science eh. Okay? Pwede pa siya itaas ko 70%. Tama niyo paano? Paano? Kailangan nung i-apply. Okay? Pag hindi niyo i-apply, wala, hindi niyo siya mamamaster. Pero pwede pa lang siya i-up to 90%. Okay? Kailangan ituro mo. So hanggat di mo kaya ituro sa downlines mo, hindi mo pa talaga master yung skill mo. Alright? So check nyo na, check yung sarili nyo. Kung hindi nyo pa master, kung hindi nyo pa kaya ituro, hindi nyo pa talaga master yung skill mo. Kaya, kailangan attend, parang attend ng training hanggang tumatak ka sa subconscious mind mo lahat ng tinuturo. Na pag meron ka na nakamusap at kailangan mo yung skill, it becomes automatic. Why? Kasi tumatak na sa isipan mo. Nagets yun ha? Yes. Are you learning? Yes! Example, di ba pag nag-commit ka, so nag-commit dito. O di ba pag nasa FX or bus, parati mo nailig yung pusong bato. Tapos hindi mo naman minimemorize, na-memorize ko bigla. Bakit? Parati yung music sa radio eh. Nakakuha nyo? Ganun din. Repetition is the mother of learning. So kailangan pa ulit-ulit mong aandan yung mga training. Ano pa? Master the business and be confident. Okay, very important. Kasi pag sinabi ng guests mo na, ako baka naman hindi tayo yung mga mindset eh. Parang yung confident, ang sabot mo ganito. Baka nga tama ka. Ano, kumain na lang tayo? Okay. Malapit, no? Hindi na ka nag-galipin ka ba? Okay. Kaya kailangan talaga, confident ka. Hindi mo pag sinabi niya, baka naman hindi ako yamaman yan. Gusto ko sana kaso baka hindi ako yamaman. Pag confident ka, naman kung hindi ka mag-join ako, I will be very sure na yaman. Okay? Whether you like it or not, I'm gonna do the business, I will pursue my dreams, I will hit my goals this year. Ngayon, pag sumama ka, ay pagtutulungan natin kung makuha mo yung goals mo. Kung hindi, okay lang. Ganun ka dapat ka confident. Na hindi ka nakaasa sa kung mag-pain siya ulit. Mag-pain siya ulit, magtutuloy-tuloy ka pa din. Okay? Dapat naman talaga ganun. Okay? Kasi ang role mo is to share. Pag nag-join, hindi good. Pag hindi, ituloy-tuloy ka lang. Until makuha mo yung mga tao dapat para sa organization mo. Okay? So, yun. Ayan, an objection is one of the best buying signal. So again, hindi siya form of disinterest, it's actually a form of interest. Kaya pag may objection yung client, matuwa ka lalo. Kasi it means they're interested. Pero kung may client ka na, tahulan na itong ganun, baka nabayin siya ng hindi mo maya, mga hindi pa. Ako, wala pa kialam yan. Okay? Pagkatingin ka na ba? Hindi. Okay, kasi gusto lang din magmadali matapos na yung presentation mo. Kaya pag walang objection yung client mo, basta ka matabahan. Kasi pwede hindi siya nangigilig. Okay? Kaya kuha nyo? Kaya pag walang objection yung client mo, uy, mag-object ka naman. Ano, wala kang pera? O sige, ito yung sagot. Okay? Dapat mayroong objection. Okay, pag tahimik lang, di ba wala kang pera? Di ba wala kang time? Di ba busy ka? Para masagot mo lang yun, no? Okay.
So yeah, why do clients object? Bakit sila nag-object? They want to make the right decisions. Okay, number one. Siyempre, pag nag-present sa'yo yung sana, kahit naman tayo lang na mag-start eh, di ba? Magkano tayo yung 40,000 or 18,000? Nung empleyado pa tayo, karamihan sa atin, malaking bagay na 18,000, tama? Tama! Kahit nga mag-tawasang malaking pera na sa akin dati. Tama! Kaya we want to make sure that we are making the right decision. Babalik pa sa akin itong perang nilabas ko. Kaya kailangan, maipaintindi mo, nababalik naman. Okay? Kailangan sa start pa lang, may plano na agad kayo paano nyo madidispose yung mga product. They need more information number two. And lastly, hindi kasi nila naintindihan yung value ng present mo. Tignan, the value of your presentation. Kaya kailangan ipaintindi mo what's in it for them. Ano makukuha ko sa pinipresent mo? Hindi yung makukuha agad, ito po si Dr. Mario Renz. Hindi po siya scientist, negosyante po siya. O, di ba mali pa? So, ano nakukuha nyo? Kailangan personalize. Tailored fit. Okay? Para makita nalang yung value based sa need tsaka sa what nila. Ang bawat tao, iba-iba yung want, iba-iba yung need. Kaya dapat na yun, tailored fit. May mga tao na gusto garansyahan, may mga tao na gusto detalyado, paano ko maubos yung product, paano ko matatapos yung PPS. May mga tao na kailangan na sabihin mo na, ito kailangan mo hit 6 days. Alam niyo na kaya paano ko. Kaya dapat tailored fit. Okay? Dapat kilalamin mo yung mga guest mo. Okay? 5 things your client should understand. Number 1, okay ba yung pag nag-represent ka, kailangan na ito dapat tumatak sa isip na napanalo yung founder. In line doon sa pinipresent, in line sa products na ginawa niya, yung background niya. Is he credible? Okay? Legal ba yung kumpanya? Siyempre, para mag-join sa inyong tao, kailangan, ano, kampante siya na hindi mag-asal yung kumpanya. Okay? Tama ba? Okay. Effective ba yung products? Kaya gamitin nyo po yung products butang na loob. Okay? Kasi you are presenting yourself. Nag-represent ka ng hell. Tapos nakita naman nila, hindi naman nagmamanages tayo, mukha ka namang stress. Okay? Tapos naiintindi yung iPad mo kasi buyat ka lagi. O kaya, may disobra ng konti yung timbang. Tapos pinipresent mo, long trigger. No? Di paano maniniwala? Okay? Pero, kaya nga sabi ko, guys, lumagan sa akin ha, natulong na ako te. Sa mga may konting timbang, may konting blessed ng timbang. Okay. Imagine nyo ha, pag kumayot kayo, push mo na yung before after mo, magugod agad kayo. Kasi, yun na agad yung resulta. And people are visual. Okay? Hindi mo na kailangan pag mag-hardcore selling, pakita mo na yung effect sa katawan mo. Okay. Hindi lang yun. Okay, sabi yung, kaya kailangan nyo rin bilisan magkaroon ng result, bilisan nyo magkaroon ng income. Kasi mga tao ma-visual. Okay, kailangan pakita na nalang, pinapakita mo yung income, grabe, ito pa yung sana, dito iyaman ka, gano'n ka na matagal, 5 years, anong rank mo? Diba? Business center. hindi siya, ano, hindi siya... Connect. Hindi siya nag-connect. Okay. Okay, no? Kaya, bilis-bilis sa ipag may time. Okay? Actually, na-realize ko nung weekend ng training sa Power Bunch. Sino yung Power Bunch? Yes! Joke lang. Ano ba yung Power Bunch? Yes! Ayun nga, natutunan ko nga nung weekend. Hindi mo ako tuloy. Madami, mamaya, pag naalala ko ulit. So, wala, inapayero ko bakit tayo. Timer, timer nyo ako ha. Baka ganahan na palang yung mati. Ang buong tayo ng mati yan. Wala ko pakabon. Sinag-tulis mo. Mahal din sa third floor eh. Okay. Yan, ano, kikita ba ako dito? Pinapakita mo yung business side. Kita sila dito, pero wala ka naman income. Hindi siya nagmamatch. Kaya kailangan mo kumita. Okay? To inspire people. Alright? May tutulong pa sa akin dito yung support system. Hindi na naman i-detail yung team effort, yung system ng team natin. Kasi yung mga tao, gusto nila na meron talaga susundan ng sistema na. Yung pagpasok nila, alam nila na may tutulong. Yung pagpasok nila, alam na nila gagawin mula day one hanggang ilong sa araw na mayaman na sila. Okay? Kasi kung hindi mo i-build up yung team natin, wala siyang confidence sa team.
So who are we? IN10CT! Yeah. Okay. Ayos ba? Okay. So yan ha. Ito naman, what to avoid. Okay. Do not give false claims. So, pag nag-represent ng products, huwag ka mag-claim na automatic. Pagka ininom nila, magdala ka na paatras. Okay. Huwag ka mag-claim na mga gumagaling-galing. Okay. Malinaw. And then, don't give false expectations. Kung sa buong sabihin nila, pa mag-represent na sigurado yung lamang kalito 3 months lang. Okay, walang ganun sa'yo sana. Ang guarantee dito para mag-succeed ka is your hard work, your commitment, your desire. Hindi dahil nag-join siya, automatic kaya na siya. Okay? Nakamuha niyo? Be realistic kung kailan talaga yung timeline na pwede siyang mag-gold, pwede siyang mag-emerald, pwede siyang mag-ruby, okay, pwede mag-BBS, okay, huwag yung masyadong over-over na okay na. Okay? Ano pa, huwag mag-argue sa client. Di ba may kasabihan, the customer is always? Okay, totoo naman po yun. You may win the battle, but you will not win the war if aawayin mo yung client mo. So dapat, friends pa din. Kasi tayo po ay, we are not salespeople, we are consultants. Sabihin nyo nga, consultant. Consultant. Okay, we provide all the necessary information to our client. We help them decide. Okay? Hindi yung talagang hardcore selling. So, yun pakisip na, okay, yung hardcore benta-benta ha. In the first place, pag napilit mo yung ayaw, mahirap din yung pagawin ng business. Living longer. Sakit ang ulo mo. Okay? So, yun. So, ito. Tips on the objection. Always empathize. Always agree with the client. Sabihin nyo nga, agree. Agree. Ayan. So, ano yung mga pwedeng lines to agree with your client? I understand how you feel. Ganyan po ko na pero na-realize ko. I know how you feel. Ano ba? That's a very intelligent question. That's a great thought. Ano ba? I'm glad you asked that. Okay? I know exactly what you mean. Thank you for bringing it up. That's a very good point. Okay? It's a way of acknowledging your client. Para mag-feel nila na, ah, kapit ko, ah, we're on the same page. Hindi yung sinabi nila na, ayaw kasi nang yun sa, gusto ko sana, kaso busy ako eh. Okay, may sagot ka agad, ano pa ang solusyon? Naku, busy ka. Di hanggang kaya lang ka magiging busy sa trabaho mo. Tignan mo, anong ilang trabaho, ilang taong kung nagtatrabaho mo, hirap ka pa din. Huwag mong ganunin, okay? Huwag mong yuragan ng pagkatao. Okay, kahit totoo. Mag-busy mo na lang. Pag nag-join, nagtsaka mo na, ano, masagit. Okay, malinaw? Okay. So, yan. Ano pa? Mahalaga ang meron. Ano yung kwento mo? Ano yung kwento nila? Kasi, facts tell, but stories? Tell. Okay. Bakit? Ano yung bakit? Bakit? Again, ang mga tao nga, visual. Okay. Masyadong malaking imagination. Okay. So, ngayon, pag nagkukwento ka, ang i-imagine nila is left in your shoes. Okay? Ang brain po natin ay 88% subconscious. And subconscious doon nakastore lahat ng memories, imaginations, yun. Okay? So if you share your story, your success story, your testimonials, mas nakaka-relate po sila. Pero dapat relatable yung story. Sabihin nyo, relatable. Relatable. Ang ina, walang energy sa pa? Relatable. Okay. Kailangan makaka-relate. Kwento ka ng kwento ng may gumaling sa high blood. Eh, wala naman siyang high blood. Paano makaka-relate ko? Hindi ko eh. Kwento ka ng kwento ng success mo na engineer. Hindi naman sa engineer. Okay? Ang grasa na siya dati, di ba? Kaya nakakuha niyo? Kaya dapat relatable. Para pag narelate niya, maandit yung puso niya. Tapos may imagine, ay, ganitin siya. Hindi pa na nagawa niya. Call center siya dati. Tapos pumogi. Ngayon, mayaman na. Kaya ko rin yun. Mga ganun. Dapat relatable. Alright? So, ano ba? You have to anticipate the objection. Okay, kailangan dapat alam mo talaga yung business. Alam mo yung products. Okay, alam mo yung 6 ways to earn, kabisado mo. Okay, alam mo yung mga history ng USANA. Alright? And then, listen proactively, look for non-verbal clues, hindi yung mga actions. For example, sinabi niyo, problema no, para ay, nabigas siya na palit forward. No? Interesado siya doon. Okay? Yung mga ganang example lang. Alright? Are you learning? Yes!
Yes. Okay, are you sure? Yes. Alright, very good. May dalawang klase ng objection, express tsaka unexpress. Okay, yung express, yun yung mga sinasabi na busy ako, ayoko niyan. Pag yung unexpress, yun yung mga talagang hindi yung nagkasalita. Yun ang pinakamahirap. Lang nilang salita. So, mentor, paano ko mapalabasin yung objection? Itanong mo, can you rate sana 0 to 10, 0 lowest and highest? Ah, ano lang, 6 lang. Ano yung 4 na hindi okay sa iyo? Palabasin mo yung objection. So, ito nalalabas yun. Pag lumabas na, edi, i-answer mo na yung object. I-handle mo yung objection. Okay, malinaw? Yes. Okay, are you learning? Yes! Very good, okay. Sabi nito, quick to listen and slow to speak. There's a reason why we have 2 ears and 1 mouth lang. O meron itong baliktad? Wala naman eh, no? Kaya talawin tayo nga, para mas mauna muna yung makinig bago magsalita. Diba sabi nga, seek first to understand, then be understood. Okay? So, makinig muna sa client bago magbigay ng solution. Listen proactively. Alright? Pati sa downline din, pakinggan mo na muna yung mga downline mo. Kaya minsan, di ba yung sana it's a relationship business? Kaya mahalaga dapat, ano kay 100% you need to listen. Okay? Bakit mo sa mga yung 100%? Okay naman yun ah. So, mas 100. Okay. So, yan. Tapos ano pa? Always have an open mind. I'm sorry. Always keep in mind form. Pero nakita kasi yung mind. Bigyan mo ng ano yung subconscious ko na open mind. Okay. What's up? Okay. So, mahalaga pa rin and very effective pa rin yung form. Sabihin nyo nga, form. Oh, dito matawag. Actually, hello. Okay. Pag sinabi yung form, you identify the wants and the needs of your clients. Kumusta yung family? Kumusta yung work? Ano lang work mo? Okay, kumusta si Tito, si Tita? Ano yung mga hobby niya? And then, send, give the message. Okay, so sure, pag sinabi yung form, you identify or create the want and the need. Okay, are you learning? Yes! Alright, so ito na. Ito yung mga objections. Ito guys, tip lang no, ang objection actually, ang kailangan mo lang talaga dito na formula. First is yung pag may objection, you empathize. And then, acknowledge. And then, provide the information. Yun yung formula. Kung nga, sinabi niya na wala akong pera, o di-acknowledge, i-empathize mo na muna, acknowledge mo, and then give the information. Ay, ano saan ako you feel right now? Ganyan po ko dati, pero na-realize ko. Yung mga pinakita ko kanina slide, ito, ito na yun, yung mga, ay, no, pass. Ayan, ito, ito mga emphatic statements. Very powerful yan. Even sa call center po, dahil ito yung tinuturo talaga sa amin yun. Sa mga irony colors namin, dapat emphatize ka lang. It's one way of suppressing their peak emotion or kung ano man yung object nila. Okay, marami iba ibang klase, pero for me, ang ginagamit ko lagi, yung una. Okay, tsaka yung I know how you feel. Okay, yun yun, yung mga lahat ginagamit, and it's very effective. Ilip mo lang sa call center, pag yung mga electronic consumer, yan talaga, may napapacify sila. Okay? So, yan. Common objection. Marami objection experience? Okay, ano mga common? Walang pera. Easy. Okay. Wala akong pera eh. O tala, huwag na tayo. Okay. Ah, okay. Huwag na lang. Okay. One of the purpose of the organic objection is para magkaroon sila ng clear idea or plan. Paano nila, paano sila makapag-start sa isa. Alright? So yun, first objection, itatanong ko muna sa family ko. O, de-empathize ka. Or, pwede ka mag-third party approach. Mag-mirror. You can share your experience or teammates' experience. Okay, para mag-mirror. Okay, or pwede mo sabihin kung mga words niya, do not let others opinion be your reality. Pwede sabihin yan, kumari, ako, in-explain ko lagi, pag ganyan, dati, nung nagbino ko sa'yo sana, ayaw ng nanay ko, ayaw din ang tatay ko, ayaw din ang asawa ko. Okay? Pero I did not let them decide for me. Okay, kasi kung ako nag- kung naniwala ako sa opinion ng parents ko na yung isa na, or yung network is
ano lang, scam. Malamang, wala ko sa'yo sana ngayon. Tama? Kasi yung parents ko pa, ay nila lang yung sana, tsaka yung wife ko, hindi na kasi nasupport yung support. Pero, yun nga, wala na naman kasi ulo ko. Okay? So, I did not let your opinion be my reality. Okay, naniniwala ba kayo na yung yusana, yayaman kayo? Yes! Naniniwala ba kayo na to yusana, mabibigyan niyo ng mga tangbuhay yung family? Yes! Okay, alam niyo ba, minsan madalas, kahit pain na tayo, nasa yusana na tayo, yung doubt pa rin tayo. Yes! And madalas, ang unang objection mo talaga yung sarili mo lang, not other people. Why? Ano niyo bakit? Bakit? 100% sobrang taas ng belief level ng sarili mo, it will not matter what other people will object. Ang mahalaga, ikaw, naiiwala ka, and it will manifest through your actions. Beast mode talaga. And best mode. Okay? So dahil ikaw, umaako ng confidence, umaako ng belief level, parang sila, sige na nga, mag-enjoy na ako, baka yung mga kanilin ko, kawawa naman ako. Pero ngayon. Okay? So yun, why would I ask someone na hindi pa naman niya, na kinag na rin ako? Nakawa niyo? For example ko yun, kung hali, ayaw niya mag-join kasi gusto niya sa family member. Eh, unfair naman sa'yo kasi hindi naman talaga niya nakita. Kung hali, naparag niyo naman yung ano? Yung... Titanic. Ano yun? Titanic. Yung gano'n, Titanic. O kaya yung one more chance. You had that my best. Ano binali, wala mo lang. Siya, get my words. Pero yun, walay kami ulit. Okay, ganun. So anyway, napalad niyo one more chance. Yeah! Okay. Kung ano napalad niyo ha, tapos sasabihin ko sa inyo, napalad si Chan Win yun. Naniniwala ba kayo sa akin? No! Hindi, kasi napalad niyo. So in short, why won't you ask someone na hindi pa naman nagasan sa kanina yung business? Wala siya idea. Kaya better, kung decide ka na lang ngayon. Or, dali mo siya dito kung saan tayo natin. Okay, sample script. Yes, friend, maganda talaga i-consult mo. Ayan, in-actualize mo na yung first part. Okay? Ayan, very good. Especially masawa. Ganyan din ako dati. I consulted my wife and parents, pero ayaw nila kasi daw networking daw. Actually, yun ang pinakamahirap sa work natin, no? Yung thought na network mo. Tama ba? Yes. Okay, amen. Totoo naman, kahit naman ako dati ganun yun ang feel ko. Okay? Pero yun nga, kailangan mahalin mo yung thought na yung sana is network marketing. Otherwise, mahihirapan ka na mag-succeed in this business. Kasi mahihirapan ka i-share ang yung sana kasi pinay mo networking siya. Okay, networking talaga ito. Pero, marami pa yung sana. Meron yeah. Meron networking ito? Kasi dati meron akong alam ito, mas hindi niya parang networking siya sana. Ha? Networking ito? Hindi nga! Gusto ko BPS na di pa alam. Okay. Malala. Ganon. Naintindihan ko naman kasi hindi naman nila nakita. I realized para sa kanila naman and they will benefit. Kaya ako nag-decide para sa sarili ko. Ikaw, friend, if yumaman ka dito, para sa kanila din ba? Yun yung powerful yun. Ito nga, no? Sige na nga. Okay. Okay, yung number one. Another example pa. Okay. Hindi ko linya. Na-experience na? Yes! Okay. Walang error. Na-experience na? Yes! Okay. Third party approach mo din. Pwede mong i-emphasize muna. Ipakilala or ituro ang mga ka-team from different professions. Kaya dapat po maraming nila lang ka-team nyo. Ganun po kang naging close lining. Sabi nyo ka close lining. Close lining! Walang energy. Isa pa. Close lining! Okay, bakit? Pag maraming kang kilala, maraming kang kilala kailan yung background. Pwede mo i-mirror. Eh kung wala kilala, sino tuturo mo? Okay, wala nga i-mirror. Kaya mahalaga din yung centering or dadalhin mo yung mag-guest mo sa office. Para, ituturo mo na yung mga kilala. O yun, ano yun, call center dati yun, PL, o yun, engineer, yun, teacher. Kailangan mo ba lahat silang successful? O, di ba, engineer ka, friend? O, yun, engineer. Pwede kita makilala doon. Kailan ako yun, kinimember ako noon. One of the top earners ko yun. Kaya mahalaga yung kailan mo yung mga cross lines mo. Okay? So mula ngayon, dapat marami nang kailan cross lines. Okay? Ipakausap, yan, ipakausap sa katulad niyo yung background. Take note, pagka meron kayong guest, ipapakausap sa katulad na backside. Ipapakausap sa cross line, mahalaga, same ng background. Kung muna ipakausap pa kami naman, same ng background, di makakarinig. Okay? Masyadong mababa yung batting average.
as much as possible, ipapakusap mo, ipapa-open mind mo, dapat yung same ng background. Okay? Ano ba? Share your story kung may kain ka. Okay, parang ang dahil mo dito, ang tumataksa ka naman yan, si Coach Joel, asan si Coach Joel? Di ba, napaka-naiyain, pero executive board director yan. Left and right, kaya mo. Di ba? Saan ka pa? So, posible ba na may mga naiyain? Yes. Mayayain ka, friend, sakto dito, magkayain. Naman yung bakit? Bakit? Kung mayayain ka, magsama ka ng dalawang mayayain. Maiyak ko lang ngayon. O di, mag-break ka na. Tama ba? Mayayain eh. Okay. Takas yun, wala naman business. Yan. Lahat ng kailangan ng training is available naman. O kasi po provide. Oh, friend, hindi talaga natin din nga to. Hindi ka nag-iisa, friend. Marami tayo dito, iba-iba ang profession, pero hindi ka engineers, lawyers, nurse, iba ibang background. Okay? Dito, basta may pangarap ka, pwede ka. Lahat naman kasi natututunan. Ang maganda pa, marami tayong training. E-elevate mo yung mga training natin. Makatuloy mga training natin? Yes! Makatuloy yung mga Wednesday training natin? Yes! Maganda ba yung comprehensive training? Yes! Magamit ba yung power punch? Yes! Charge! Good! Okay, yung mga wala, okay lang. Meron po kasi October. Okay? Make sure present kayo doon. Okay, tapos niyo bakit? Bakit? Alam niyo. Basta malapit. Okay. Ano niyo? Yung sa para sa mga nilag-attend mo lang, yung tipong may ikambihan mo kung bakit ipinatang mo. At dahil naiintindihan mo lang, masasolusyonan mo na siya. Meron bang dumating na point sa time ng buhay niyo, sabi pong gustong-gusto mo talaga mag-invite mo? O gusto mo umaman, gusto mong mag-income this week? Meron ba ganun? Meron na mag-invite ka na parang ayoko na pala? Kaya naman na pala ako bukas na lang pala. Yun yung mga sinusulusunan doon. Kaya ang lupet. Okay, tama ba? Tama ba? Yes! Okay. Ayan. So yun, hindi ko rin ganyan. Pero nakagod na rin ako, di ba? Yung mayayain. Ayan, mayayain ako. Sabi ko na kanina. Okay? Hindi ako magaling magsalita. Okay. Third party. Pag sanabi ko third party approach, guys, ikukwento mo yung kilala mo na extreme. Okay? Ay, hindi ba kayo magsalita? Kilala ko yun ah. Okay, pag sinabi yung third party approach, ikwento mo yung kakilala mo na ganyan din yung sin. Ganyan din yung experience mo. Yun yung third party approach. So, wala na rin ako sabihin. Okay. Share your story kung na hindi ka maganda magsalita. Tulad ko po, hindi ako maganda magsalita before, even ngayon, or proven pa din. Pero, di ba, do you admit na lahat naman tayo hindi naman maluro na mag-start? Kaya ko naman ang tayo mags, di naman yung magagaling din dati. Sa develop na lang. Okay, tanong niyo paano? Paano? Araw-araw, gabi-gabi, ginagawa yung sana. Consistently every day. Hanggang sa unknowingly, na-realize ka na kumagaling na pala sila. Why? Kasi araw-araw ka ba naman na-expose. Okay? Yun, so kaya dapat kayo araw-araw natin ginagawa yung sana para gumagaling tayo. Tandaan nyo, what you don't use, you lose. Ang talaga, iba nyo din, no? Nag-intervention. Maraming training ko sa IN10CT at sa USANA. Okay? So, maraming malupit na training sa IN10CT at USANA. Okay? So, pag nag-depasin kayo, ipakita nyo rin ng mga training. Meron tayong comprehensive, meron mga say trainings, meron power punch, things like that. Meron tayong inventors to add, value to us. Okay? Ayoko ng benta-benta. Okay, makakasin na ba yan? Sinabi na ayaw ng benta-benta? Okay, alam niyo muna bakit ayaw ng benta-benta. Okay, pag yun ang tinanong, pag yun ang objection, talagay mo na muna, friend, I understand how you feel right now. Ako ulit natin ayaw ko ng benta-benta. Pero
pero di man nila yas, bakit mo yung magbenta nila? Baka kasi mayroon bad experience. Yeah, address mo lang yun. Okay? And then, you're on it. Tapos, ipaintindi mo na sa'yo sana, we're not really just selling, we're sharing, and we're consultants. So, ang point dito, we're not really selling na hardcore. We're just helping. Tama ba? Ano bang binibenta natin? Ano binibenta natin? Okay, ang binibenta pa natin, hindi lang health, hindi lang supplements. We're selling quality of life. Hindi lang supplements, hindi lang health. Quality of life. Oh, spota. Okay. Ayan. Ano ba? O yung movie approach. Okay. Naku, ma'am, pareho tayo. Ayoko din ng benta-benta. Okay, mahihayaan niya po ako eh. Pero na-realize ko, lahat naman na pag-aaralan. Tsaka po dito sa'yo sana, it's not hard selling. It's more on sharing to people and referring people para matulungan sila kumanda ang buhay in health and health. Okay. Nakikinig mo ba mahirap mag-share? Hindi. Okay. Madali ko ba mag-share? Yes. Okay. Madali ko sumis-mis? Yes. Parang ko naman din po yun. Okay? Yun yan, okay? Ayoko na networking! Ang sagot mo, ayaw ko rin po. Huwag na tayo. Okay. Empathize ulit. Okay, lahat po kami dito, ayaw naman na network. I understand how you feel. Thank you for that wonderful thought. Okay, I agree with you. Ganyan po kami dati. Okay, pero na-realize po namin. Okay. Napaganda pa na network. Hindi mo lang. Okay, huwag ka na diba. Kailangan detalyado. Okay, third party approach ulit. Kwento mo yung kwento ng kilala mo na networking or personal story mo. Okay? And tandaan mo, there are three kinds of people. Ilang tatlo kinds? Tatlo. Tatlo, okay. Dahil nagbuluhan sila yun. Okay, may taong informed, uninformed, tsaka misinformed. So you have to understand, na hindi talaga lang, kung gets agad. Kaya ang role mo is consultant to make them understand. Okay, sabi nga ni Rob Francis, there are only two companies of network marketing. Yung sana and others! Boom! Dapat pala, may unang artist din, you know? Okay. Ayan, educate prospects about network marketing or MLM. Alam niyo po ba yung meaning ng MLM or network marketing? Oh, di ba, what is network marketing? It's a system of moving products from factory to consumers. Organization of users, retailers, and business users. Okay, may scam po muna sa definition, wala namang scam doon. So, hindi po sama network marketing. Okay? Tapos, i-share mo yung mga realization. Tama ka din naman tayo lahat dito, di ba, na gusto ka networking mo start dito. Siguro kung meron mo, 1 out of 500, yung mag-insure na gusto ko networking, wala. Hindi nila yun. Parang yan sa akin ayaw. So, ikwento mo lang yung story mo. Make sure to empathize. Sabi mo nga, empathize. Pangalawa, acknowledge. Lang sa acknowledge. Okay. And then, eto na, lahat po ng objection, ganun lang. Empathize, acknowledge, and then give solution. Malinaw? Empathize, acknowledge, give solution. Okay, are you learning? Yes! May hirapan ako mag-recruit, wala akong makakilala. Okay, use third party approach ulit. Magkwento ka ulit na alam mo, friend, naiintindihan ko po na ganyan yung naramdaman ko, ganyan din ako dati. Okay, pero na-realize ko, ikaw pala talaga tayo mag-recruit. It's just more on really sharing the opportunity. Pero guys, don't get me wrong, hindi naman itong lahat ng objection ko isang bagsakan binibigay ng kliyente. Okay, baka kasi na naramamihan kayo masyado. Gamitan ko po lahat yan. Wala pa po lahat sa 5 years. Wala na 30 na dinagsak. I have 30 objections. Number one. Diba? I understand how you feel. Lahat na walang gagawan. Usually po mga gagawan ng ulang. Tatlo pa kami na masyado yun. Okay? Okay. Malinaw mo ba? Yes! Okay. Meron ka kailangan na may hindi na. Ito. Ito naman solusyon na to. Meron ka bang kilala na may hindi na travel? Ito naman, tatanayin mo kayo. Meron ba kayong kilala na may hindi na travel? Yes! Do you know people na mahilig sa dollars? Yes! Okay, pagod sa employment? Yes! Meron ba kilala? Yes! Meron kilala mga may sakit? Yes! Health conscious? Yes! Gusto mag negosyante? Yes! So marami pong market. Tuturuan mo namin kayo paano ba
market. Kailangan mo yun may training. Sa mga friend, nakala ko natin wala akong kinahala. I just realized, through trainings, marami pala akong market. Ano pala akong classmates, schoolmates, tama ba? Lahat pa rin ko nag-aaral naman ng grade school, no? Yes! Okay. Nung grade school ako, meron akong classmate. Yes. Meron ka no? Lahat meron. Yes. Meron higher batch. Yes. May lower batch. Yes. So, ano yung prospects? Alright? Tanong, na-invite ko na yung mga higher batch yun. Lower batch yun. Classmates yun. Okay, anong ginagawa nila? Okay. So, na-gets nyo? Are you learning? Yes! Okay, are you learning? Yes! Parang may power cut siya. Are you learning? Yes! Ang dami ko nang na-try. Nag-global na ako, nag-global na ako. Nag-delay kasi na ako, nag-first quadrant pa ako, pero wala namang maging successful. Okay. Okay, tanong nyo kung bakit? Bakit? Hindi pa kasi ganun yung sana. So, gano'n lang. Isang pinibilo ko ng gano'n. Okay? I-share mo din na iba-iba yung kumpanya, iba-iba yung mga competition na nila, yung mga products. Okay? Ang anong ginagawa dyan, third-party approach. Ako, minimera ko sarili ko. Kasi nag-first follow ako before, ng legacy. Okay? Tapos, yung resurrecting ko. Okay, ito. Dati yung kumakay ng Jollibee, tama? Ano kaya may Jollibee? Alam mo yung Jollibee? Okay. Pag kumain ka ng spaghetti sa Jollibee, at di ka na sarap ng spaghetti, that's that, hindi naman kaya ng spaghetti na luto ng nanay mo. Hindi naman, di ba? Iba-iba naman kasi yung luto. So yung kumpanya, iba-iba din. Kung may pangit, ganun talaga. Kahit naman sa industry, may pangit na rin industry. Pero may maganda rin kumpanya. May pangit na team, may maganda team. Okay? Tama? Okay. So yun. Okay. Ayan, pag-iisipan ko muna. Tanawin mo ano mag-iisipan. And then address kung ano mag-iisipan ko. Pag-iisipan ko muna, friend eh. Okay. Ano mag-iisipan mo? Tama yun. Ano mag-iisipan mo, friend? Okay, alin po kayo sana 0 to 10? Ano yung 10? Ano yung dalawa na hindi okay sa state na pala? Kasi busy ako dito. Address mo na yung problem. Okay? Walang yung kayang nakakaisip. Walang ba kayong kailangan yung nakakaisip? Okay, pag-close ko at pagkaya ko naman, sinasabi ko yan. Okay, para masabi ko na ng literal. Okay, naisip mo nung pinag-iisipan mo bago ka mag-start sa iyo sana. So, nag-is yun ba? Ibig sabihin na, share ko yung naisip ko before ako mag-start sa iyo sana. Okay, what were my apprehensions? So yan, wala akong pera. Encounter na? Okay, dream car approach. Ayan, kumari, yung dream car mo, nandiyan na sa harapan mo. Kumari, muska or kamari yan. Sa'yo na, pero kailangan by 12 midnight, bigyan mo ako ng 40,000. Paparaanan ba? O kasi sa'yo na yun eh. At ito din agad sa harapan. Kung sa'yo sana, sabihin mo lang na mas marami pang pag-ibigyan mo yung kapuha. Pati yung kondo mo, lahat yun. Tsaka sa'yo sana, once na lang maglalawas ng pera. And limitless na yung balik. Saan ka nakakita na ang investment mo 18,000, tapos yung income mo 12 million na? Malaki na yung balik. Yes. Malaki ba? Malaki malaki. Malaki malaki. Okay. Kaya kailangan din, maipaintindi mo sa client, yung return of investment, gano'ng kabilis. Okay? The best investment is set. So, pakita mo na sa'yo sana, pag nag-invest sila, kahit hindi nila makuha yung amount na gusto nila, at least they will be healthy. O, kunwari, nandadala ng 10 years yung buhay, na malaking bagay na ngayon? Yes. Oo naman, naging healthy sila. Kaya, okay na lang. Malaking bagay na yun. Hindi na sila lugi nun. Okay? Ayan, share stories of people ninyo sana na nakapag-start ng wala pera. Tulad ko po, ako nag-start ako sa inyo sana na wala akong pera. Pero pag gusto may? Pag ayaw marami? Ulam. Sabi ni Lisa eh. Okay? So, yun. Pag gusto po ng tao, nagawa talaga ng paraan. Kaya mahalaga, makita na yung value ng pinipresent mo. Okay? So ito, if you keep doing the same things, you cannot expect a different result. Yes. It applies to all of us. Kung wala mo nagawin bago, malamang walang mababago sa resulta mo. Okay? Ang problema mo kahapon, pera. Ngayon, pera din. So bukas pa naman, pera pa din. Kung hindi mo magawa na, paraan. Pag-close mo lang yun, na umuwag sa lahat yun. Maka walk out na. Okay, makilaw.
Kung ang problema mo pera, ang solusyon? Pera din. Ang pera nasa? Usana. Usana. Yan, nasa usana ang pera. Okay? Ang dami ko na kasing gastusin, may pabayaran na ako sa katapusan. Ah, ang usana pa hindi gastusin. Ito po ang magbibigay sa inyo ng panggastos. Good! Okay. Hindi ko meron mga client na malapit na kasi enrollment eh. 1 month lang enrollment. Ah, that's good po. I understand how you feel. Ganyan din po ako dati. Meron mo ba yung pera nyo pag in-invest mo ngayon? Pero yung gusto ko, hindi yung puhunan nyo. Yung 4,000 nyo, 56,000 na siya after 1 month. Meron ka pang pang, bali yung pangbili kay bro. Okay? So, yun. Ayan, ito, pinapakita ko rin ito para i-present. Yung importance ito, yung dreams ko. Okay? Ako ka kayo ng tagla. Yung rin sa tagla? Yes! Okay. Si Mentor Wilson po, tayo ng director. Okay, 3 years na po na sa UK. Pero sobrang passive yun lang po. Yun ang pwede ibigay niyo sa amin. Okay, just do it. Right. Okay? So yung mga dreams ko, sir, bakit kailangan may value? Pag walang value, hindi mo makukompute. Kaya kailangan may value para makompute. Okay? So yan yung worth ng bahay, kotse, travel. Okay, kung mag-save ka sa employee, gano'n ka karagang naipon? Kunwari, sino yung empleyado dito? Meron ba itong empleyado na nakakasave ng 10,000 per month? Meron. Tignan mo, konti na kanya. Pero sige, for example, you're saving 10,000 per month. Okay? Gano'ng katagal bago maipon yung 10 billion? Not even 50 years. So kung 27 ka na ngayon, plus 50 and 77, good luck. After 50 years, hindi mo pa nakukuha yung mga dreams mo. So the point is, brother, are you getting your dreams with what you're doing right now? So, mamaya, umiyak na yung guest mo yan. Sige na, umiyak mo, mamihirap ako ng pera. Okay? Ito, sa pagkagawa nila ng paraan, ako, committed yan. Kasi yung first step para nagawa nila ng paraan. Kaya mas matagal pa nga yung talaga pinaparaan. Okay? Kasi pinaglaban talaga nila to begin with. Okay, wala akong time. Busy ako. Okay. Ito lang ginagawa ko. Again, empathize. Third party approach. And ipakita mo to. Sa iyo sana, you will become a goal director pag tinrabaho mo. Okay? Gano'ng katagal? 4 years? 5 years? Okay, sige. 4 years. Pag nag-4 years, pag on your 4th year na goal, grade naman, 200,000 per month ka, times 12 months, times 2.4 million per year. So yung 9.6 million, 4 years mo lang siya kukunin. Tama ba? 4 years, 9.6 million. Let's say, friend, hindi ka mag-usana. Huwag ka muna mag-dream. Pero ano kung gusto mo? Okay, pero kung huwag ka muna mag-dream kasi na kunwari, discourage ka sa bahay, gano'n. O yan, hindi ka busy ka. Kahit ano kung gusto mo naman. Di ba may bawi? Kasi na-embed sa utak yun eh. Alright? So, 20,000 per month, 12 months, so 9.6 million din. At tanong gano'ng katagal? 40 years. So friend, you're 30 years old right now. Anong mas gusto mo? 4 years o 40 years? Siyempre ang sagot? 4 years! Makapaisip na sila, yun ako ano? So actually, sa totoo lang, sa'yo sana, para mag-turn ka, you're not really here to get more money. You're here to get more time. So, okay? Sige, Paul, sumama tayo. So imagine nyo, no? You can never save time. You can only spend it. Okay? Are you spending it wise? Kaya ako, friend, I would rather work hard in USANA for 4 years than work hard for the rest of my life as an employee. It's your choice. Okay. So yun. Mangyayari ba yan? Yes. Pakumpit mo, friend, 30 ka. Responsibility ka. O dito, 34 lang, mag-retire ka na. You can do a lot of things, alright? So yan, ang mahal naman. Okay, mukha lang mahal kasi na marami yun yung package. Compare mo yung sana versus other competitor. Dapat alam mo rin kung ano yung mga price ng ibang competitor. Okay? Tapos ang complication mo per tablet. Alright? Mahal compared saan kasi wala pa po ibang kumpanya na kayang pantayan yung quality ng USANA. Wala pa po. Hindi pa pinapanganak yung invento mo. Wala pa. Okay? Anong mas malaki? Yung ilalabas o makukuha? Yung makukuha. So, ipakita magandang return of investment pag namahalan sila.
Actually, pag namahalan, ibig sabihin hindi mo na-present ng maayos. Tama. Tama. Kasi dapat, pag pinakita mo na yung package, isipin lang, puro na mag-ito, ay nakilagyan niya lang. Okay? So, kailangan mong ganilang mag-present. Kasi the reason bakit maraming objection, it's because hindi mo ganilang yung presentation. So, paano i-handle the objection effectively? Master ABC, always proposing ang galingan sa pag-present. Okay, galingan nyo mag-present. Sabihin mo nga mag-present. Mag-present. Okay. Realization lang, makalagay yung training. Always at the training, sharpen your soul. I-apply mo lahat na natutunan mo kasi pag hindi mo na-convert yung training to cash, walang silbihan. Okay? How can you teach your downlines kung wala ka namang alam? Kaya kailangan consistently develop yourself every day. Always better your best and duplicate mo yung sarili mo. Okay? Ano pa? Dapat yes, upline ka lang. Sabi mo, yes, upline. Yes, upline! May magtiwala ka lang sa upline mo. Kasi walang itapagawa si upline, ito na pahama ang business mo. So, pag sinabi ni upline mag-power punch, ang sagot? Yes, upline! Ayan, very good. Pag sinabi ni upline mag-Wednesday hit training, ang sagot? Yes, upline! Okay, ano niyo bakit? Bakit? Para po sa ikakayaman niyo din niya. Okay? Dapat, ayan, dapat is upline. Act fast, learn fast because time is valuable. Time is life. Service to many leads to greatness. So always makapag-cross line ka. Serve your downlines. Okay, kahit pagod na pagod ka na, kahit paus ka na, serve your downlines. Okay? Teach and train your downlines. Kung ikaw na yung magaling, it's pointless. Okay? Kailangan mas magaling sa iyong downline mo. Para yung magaling, mas magaling mo sa akin. Okay? Dapat yun yung downlines mo. Okay? Nakakainip! Minsan ba nakakainip sa'yo sana? Ang tagal-tagal ko na wala pa nangyayari sa akin. Okay, nakakainip. Pero it's worth the wait. Okay? Ang tagal ko na pero wala pa nangyayari. Pag wala nangyayari, assess yourself. Yung 10 years mo sa trabaho, natiis mo eh. Dapat yung sa'yo sana, kahit 1 year pa lang, isin mo. Okay? Nung sa trabaho naman, 10 years na, hindi ka naman sumuko eh. Magwari ka, may sawa na kayo mag-calls. Ayaw ka naman. Uwi na ako, hindi pwede yung gano'n, pagbalik ko buwan, hindi ko nabakas, wala kang trabaho. Eh sa'yo saan, nag-check ka lang once. Ayoko na po di sana. Ang hirap. Rejection. Ilan naman na-reject sa'yo? Marami na po eh. Dalawa. So yun, sa'yo saan again, you have to fail forward. Para may rejection, but that's all part of the business. Para mas maging malapit ka pa. Okay? Mahirap pero sa mga sulit ng reward. Time consuming, inaarap po yan. Isipin nyo anong orsa, pero dito pa kayo ngayon. Ang gamit ng rejection, pati siya, pati mga magulang mo, best friend mo, nire-reject ka pa. Asawa! Pati asawa, nire-reject ka pa, di ba? Nakakapagod! Okay? Tapos maya-maya, nakakapagod ka lang, dahil ng rejection, mayroon ka pang email na may receive. Your auto order is about to process. Okay? Ha? Ang bilis na ko ng panahon dito. Parang, nag-auto order ko na lang. So, isa na, bisang panahon. Okay, kaya ka na, bisang mo rin. Alright? If you want to change, you have to sacrifice. Okay, kasi parte yun ang pagyaman mo. It's the molding process. Kaya dapat mahalin mo yung journey, huwag yung destiny. Kasi the destiny will always come, the results will follow. If you love the journey, if you embrace the journey, if you embrace the challenges, the adversities, if you learn from it, darating yung mga results na gusto mo. Tama. Basta mahalaga, you learn from it. Okay? Trust me, sobrang rewarding ang iyo sana, okay? The growth of your income is directly proportional to the growth of your character, knowledge, and skills, and the consistency of your actions. Tama! Hindi pwede ngayon mo nagagawin sa iyo sana, next week, hindi. Dapat araw-araw kahit ayaw mong gawin. Okay? Ganon ang commitment. Kahit ayaw mong gawin, kahit umuulan, kahit bumabagyo, kahit mainit, pupuntahan mo yung place mo, mag-training ka. Kahit wala kang pera, mag-training ka. Doon magkakasubukan kasi, pag walang-wala ka talaga. Kung paparaanan mo ba. Okay? So, yun ako dati. Ayan, dahil nag-invest ako on self-development, I made sure that I better my best every day. So, after 5 years, ayan na po kami. Ayan. So, nothing is impossible. Okay, with God, nothing is impossible. Just pray, set your goals, take massive action, and then you will reach your
goals. So that's all. Thank you po. And good evening. Love it.